Yo, kumusta mga katigasin? Parang kahapon lang ang muli nating content at ngayon may bago na naman tayo para sa ating lahat. Ang tutorial natin for today ay tungkol sa keywords sa ating mga video descriptions. Okay, bago ang lahat, guys, mamaya pagkatapos nyo manood, pwede nyo na i-like ang video, mag-comment na naaayon sa content, mag-subscribe at i-on ang kampana natin para ma-notify kayo at hindi kayo mapag-iiwanan sa mga video tutorial natin. Gawin po natin yan na lahat para hindi mabasura ang mga effort natin. Palagi ko po yan na sinasabi para hindi mapunta sa spam ang ating mga pinaghihirapan. Okay, tara, tutorial na tayo. Okay, ano ba ang keywords at bakit ito mahalaga sa ating mga video description? Ang keywords, guys, ay isinasama sa video description. Pero, teka lang, ano ba ang muna ang video description? Ang video description ay mga text sa ilalim ng bawat video natin. It helps viewers find your content and decide whether to watch it. Nakakatulong din ito, guys, para pataasin ang ranking ng ating mga video. Okay, mabalik na tayo sa keywords, guys. Pinaliliwanag ko dahil magkakaugnay yan mula keywords, video description at tagging at hashtags. Napakalaki na nga papel ng mga ito sa mga video natin. Okay, sa video na ito, dito papasok ang keyword tool na aking ginagamit at ipakikita ko sa inyo ang aking version sa paggamit nito. Okay, punta lang agad sa YouTube Studio. Ayan. Tapos yan, lalabas na yung dashboard din nyo. Tapos itong video na ito na nasa unahan, yung paano makikita ang spam comments at ano mga dapat gawin, diyan ko pakikita sa inyo. Dito gagawa na example kung paano maglagay ng keywords sa video description. Click nyo lang, guys, yung lapis na yan. Ayan. Tapos yan, makikita nyo, guys, sa ilalim ng video natin ang video description. Ayan, description. Meron na po akong nilagay na hashtags at mga text. Check nyo na rin, guys, kung paano ang paggawa ng tamang description. Ayan po yung introduction ko. Ayan, guys. Pwede nyo pong basahin yan para makakuha kayo ng diskarte. Medyo maingay dito, guys. Pagpasensyon nyo, no? Sa background na narinig nyo may ulan at mayroong kumakanta. Ayan po ang aking introduction sa description ko. At siya nga pala, guys, pwede nyo pong ilagay yung pangalan ng inyong channel sa ilalim. Ayun po, Kalimi Online. Yan po ang pangalan ng aking channel. Pwede po yan gawin. Tapos, ayan, dito sa pinakailalim ng mga text na yan, dyan natin ipapasok ang mga keywords na gagamitin natin yung keyword tool. Punta lang sa search engine ninyo, Google, kung ano man na meron kayo dyan. I-type nyo lang ang keyword tool. Ayan, meron na siya dyan. Click nyo lang yan. Tapos, search ninyo. Ayan, yan pong nasa unahan ang i-click ninyo. Yan po ang ginagamit ko. Ayan po ang lalabas. Kikita niya. Tandaan niyo po yan, guys, sa keyword tool. Ayan logo na. Ayan po ang kabuuan ng kanya, ng website niya. Tapos, guys, sa search bar, i-type niyo lang yung target ninyong keywords. Yan, related pa rin doon sa title ninyo, doon sa content ninyo. Lagay natin spam comments on YouTube. Dahil yan po ang aking content. Kapag okay na, i-search nyo lang, guys. Tapos hintayin nyo lumabas yung mga keyword na lalabas, yung mga suggestions na keywords. Loading lang ako, guys. Data lang kasi gamit ko. So, ayan, lumabas sa search for. Meron pong 8 unique keywords na lumabas. Ayan po yung sinuggest. Tapos, i-click nyo lang agad dyan yung keywords na yan nasa taas para makopy lahat. I-copy nyo na yan lahat. Click nyo. Ayan, lahat. May check na siya. Tapos, sa bandang ibaba, doon lalabas yung copy. Click nyo lang yung copy, guys. Copy. Tapos, balik kayo sa dashboard ng inyong YouTube Studio. Punta uli sa video description
At doon natin ipipaste ang kinapin natin mga keywords sa ilalim ng mga text. Ayan, as you can see guys, paste nyo lang. At ayan na po, nakapin na po lahat ng keywords na kinuha natin sa keyword tool. Pag okay na guys, huwag nyo kalilimutang isave ang inyong ginawa para automatic na masisave na lahat yon. So, okay na po yun guys.